Hello, good morning po sa ating lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. So ayan, medyo nalit na naman ang lula nyo. Medyo nalit po ang lula nyo ngayon. So ayan, good morning po sa ating lahat. Kumusta po ang inyong mga weekend so far? So, ang akin pong weekend dito ay hindi naman ganun kainit. Kaya lang po, super alinsangan naman siya ngayon. Super alinsangan. Pero talagang masanay na tayo dito kasi talagang ito na to hanggang June or baka hanggang August pa. Kaya sanayin na natin ang ating mga sarili sa init. Good morning po sa ating lahat. So yan, hello po kay Ma'am Erica Dongs. Hello po Ma'am Erica, kumusta po ang inyong weekends ma'am? So ngayon guys ay nandito na naman po tayong muli at ngayon po ay isa na namang pamamaraan ang ating ituturo sa inyo. Kayo ba ay sobra ng punong-puno na, ang inyong ulo ay punong-puno na sa kakaisip ng mga problema na hindi nasusolusyunan. Kumbaga, yun minsan ang ating mga isipan kapag punong-puno tayo sa problema, kapag palagi na lang tayong nag-iisip ay hindi po talaga natin maiiwasan na tayo ay parang nawawala na ng pag-asa. Kumbaga, parang iniisip natin ganito na lang talaga ang buhay ko, hanggang ganito na lang talaga ang buhay ko. Pagkatapos ng isang problema, hindi pa nasusolusyunan ang isang problema, ay nariyan na naman ang panibagong problema. Dapat po guys, ang mga problema po talaga minsan ay darating yan sa atin ng sunod-sunod. Ang mga problema ay hindi po talaga maiiwasan. Bawat araw, malaki o maliit mang problema ay talagang bawat isa sa atin ay mayroon tayong kinakaharap. Iba-iba po ang kinakaharap nating problema. Ngunit nasa sa atin po yan kung paano natin ito solusyunan. Huwag na huwag kang panghihinaan ng loob. Yan po ang alisin natin. Talagang minsan dumadating na sa point na kapag sobra na tayo sa mga pag-iisip, sobra na tayo sa problema, ay nandiyan na yung hindi na tayo nakakapag-isip ng mabuti. Hindi na tayo nakakatulog, lagi na lang tayong balisa. Kasi ang lahat ng ating iniisip ay nandoon na lang sa problema. Puro na lang tayo problema ang ating iniisip. Iniisip natin na hanggang dito na lang talaga ang buhay ko, yan po ang wag na wag ninyong itanim sa ating mga isipan. Iwasan na iwasan po ninyo na itanim sa inyong isipan na ganito na lang ang araw ang buhay ko habang buhay dahil once kasi kung ano ang tinanim natin sa ating isipan, maaari talagang yan ang mangyayari. Ngunit sa bawat pagsubok na ating nararanasan, instead na isipin natin na ito na lang talaga, hanggang ganito na lang ang buhay ko, isipin natin na ito yung mga trials upang makamit ko ang mga pagsubok na aking kinakaharap. Marami tayong mga pagsubok, iba't iba, maliliit pa lang tayo, bago pa lang tayo isinilang, sinasabi ko na ito palagi, bago pa lang tayo isinilang ay iba-iba ng pagsubok, mayroon ng mga nakalaang mga trials na talagang ating kakaharapin. So wala po talagang tao, mayaman ka man o mahirap, ay talagang lahat tayo ay may mga pinagdadaan ng pagsubok. Pero nasa sa atin po yan. So unang-una po yan, huwag kang maging negatibo. Kasi once na tayo ay naging negatibo, mas mahirapan tayong maghanap ng solusyon. Once na ang ating kaisipan ay puro na lang mababalo tayo ng pagiging negative, ay talagang hirap tayong makakahanap ng solusyon. Kumbaga kasi once na napuno ng negatibo ang ating mga ulo, ang ating mga katawan, mas mahihirapan tayong parang ang hirap na nating makatayong muli. Parang imbis na dahan-dahan kang makakatayo, ay lalo ka pang babagsak. Kasi wala ka na eh. Negative na puro na negatibo yung pumapasok sa iyong isipan. So tayo, magiging positibo, magdasal, magsikap pang dublihin pa natin ang pagsisikap at syempre sasamahan natin ito ng pampaswerte. So ito po ngayon ang ating ituturo sa inyo. Subukan po ninyo itong gawin guys, lalong-lalo na kung ikaw ay puro na lang, puro ka na lang stress, kumbaga ang dami mo nang sobrang iniisip, kumbaga nagiging balisa ka na palagi dahil sa mga problemang sunod-sunod na dumating sa ating buhay. Subukan ninyo ito. Ito lang po ay napakasimpleng gamit lamang. Gamit lamang po ang ating magnet, ito. Mas mainam po kung gagamit tayo ng magnet na talagang medyo malaki. Yung talagang kung pag
ano pa lang natin yan, ihaharap pa lang natin yan sa isang bagay ay nahihigop niya na. Kaso wag mas mainam po kung gagamit tayo ng malaki kasi minsan yung maliit na magnet kapag ginanyan natin ay kailangan pa nating idikit. Mas mainam po kapag tayo ay gagamit ng malaking magnet. Bakit magnet? Ang magnet ay isang pamamaraan, lalo na kapag ikaw ay talagang punong-puno ng mga negativity sa iyong katawan, ay mainam po ang gumamit tayo ng magnet at ating gamitan ng isang pirasong dahon ng laurel. Isang pirasong dahon ng laurel, yung iba, marami po ang natatawa dahil ang laurel daw, ang dahon daw ng laurel ay ginagamit panluluto. Yes po, ginagamit talaga itong pampaluto dahil masarap po talaga ito, lalong-lalo na sa mga adobo, ginagamitan po natin yan ang dahon ng laurel. Pero napakarami ng napatunayan ng dahon ng laurel. Napakarami ng patunayan ng dahon ng laurel na talagang kahit sa mga ang buhay natin ay dinadagsa tayo ng pagsubok, ngunit kapag tayo ay gumagamit ng pampaswerte, ginagamitan natin ang dahon ng laurel, ay talagang may problema man tayong kinakaharap, ay talagang atin itong nasusolusyonan. So hayaan po natin yung nagtatawa dito, basta kung tayo ay naniniwala dito, gagawin po natin ito. So, bago po tayo matulog, idikit mo po dyan ang dahon ng laurel, ayan, idikit mo. Kung hindi po, kasi hindi naman talaga tinidikit dahil dahon, so pwede po natin itong talian ng pulang ribbon or pulang sinulid upang hindi malis ang ating dahon ng laurel sa ating magnet. So habang nilalagay mo yan, bigkasin mo ang iyong intensyon. Lahat ng aking mga suliranin, lahat ng iyong aking mga suliranin sa buhay, lahat ng aking pagkakautang ay iyong mamagnetin. Lahat ng aking mga pagkakautang, lahat ng mga suliranin na dumadating sa akin ay iyong kukuhanin. Dadating sa akin ang maraming mga oportunidad at ang swerte sa buhay nang hindi ko inaasahan. Nasa sa iyo po yan kung anuman ang iyong intensyon. Basta muli kapag tayo ay humiling, dapat po taos talaga yan sa puso. Huwag mo kayong humiling. Baka man kasi yung iba po sa atin, isusubukan ko po yan habang humihiling, nagtatawa pa at napapalingalinga. Huwag pong ganyan. Dapat pag once tayo na ay humiling talagang, ginagawa natin ito dahil gustong-gusto natin itong gawin. Gagawin natin ito dahil naniniwala tayo na ito ay makakatulong sa atin. Hindi lamang natin ito ginagawang eksperimento. Dapat po taos sa puso mo ang paggawa nito. Kaya sinasabi ko po, once na kayo ay gagawa ng pampaswerte ngunit kulang kayo sa tiwala, ay wala rin pong mangyayari. Pero once na tayo ay naniwala sa mga pampaswerte, tiyak na ang ating mga kahilingan, ay unti-unting matutupad. Maaari pong hindi ka agad-agad yan. Pero basta hindi ka lang titigil, patuloy kang magtiwala, talaga pong ito po ay ating mapagtatagumpayan. Ang magnet po ay nakakabili po tayo sa mga hardware. Mayroon po mga magnet sa hardware or kaya naman po ay sa mga beautiful online. Mga Lazada, sa online shopping, nakakabili po tayo niyan sa hardware or kaya naman po sa online. So ang gagawin po lamang ninyo, 'di ba ito na, so humiling ka na. Ilagay mo po ito sa ilalim ng inyong mga unan. Sa ilalim ng inyong mga unan ay ilalagay ninyo ito, hahayaan ninyo ito doon at ito po ay inyong hihigaan. Tingnan nyo guys, subukan mo itong gawin, lalo na ikaw, kung ngayon ay ikaw balisang-balisa ka dahil sa sobrang dami ng mga problemang dumadating sa inyong buhay, subukan po ninyo itong gawin at pagkagising mo, magugulat ka sa pakiramdam na iyong mararamdaman. Kasi once na sinubukan ninyo ito, pagkagising mo guys, mafe-feel mo talaga ang kaginhawaan. Ang kaginhawaan at magkakaroon ka ng linaw ng isipan. So kapag tayo ay mayroong malinaw na isipan, kapag malinaw ang ating pag-iisip, ay mas makadali nating mahanap ang solusyon sa mga bumabagabag sa ating buhay. Kung ano man ang bumabagabag ngayon sa ating buhay, once na malinaw ang ating isip, ay mas madali nating masusolusyonan ang ating mga problema. Siyempre, bukod po dito sa ating mga ginagawang pampaswerte, muli nating pinapaalala na lagi natin itong samahan ng panalangin at siyempre ang pagsusumikat. Huwag na huwag mong hahayaan na ikaw ay
kaluuban, kaluluban, kakukuban ng mga problema upang hihina ng loob dahil yan po ang laging magbababa sa iyo. Instead na panghinaan ka ng loob, pagpatuloy ka, tumayo ka. Tumayo ka, magpatuloy ka, manalangin ka at makikita mo. Makikita mo ang iyong mga ninanais sa buhay ay unti-unti mong makakamit. Kahit anong araw po yan, kahit anong araw bago kayo matulog ay gawin po ninyo yan. So, halimbawa ngayong Sabado or bukas or kailan mo man gustong gawin ay pwedeng-pwede po kayong mag-start niyan. So pagkatapos mo niyan ay hahayaan mo lamang iyan sa ilalim ng inyong unan. Pag magpalit po kayo ng punda, ibabalik po ninyo yan. Lalong-lalo na hanggang sa unti-unti kang nakaka-recover sa iyong mga problema, kung ano man ang kinakaharap mo ngayon hanggang sa unti-unti kang nakakapangon. Yes po Ma'am Inday, kahit anong araw po, kahit anong oras bago kayo matulog ay pwedeng-pwede po natin itong gawin. Hello po kay Ma'am Rose Bulacan from Bulacan at kay Ma'am Grace Barumeo ng Camarinesor, kay Ma'am Sally sa Sondinaga at kay Ma'am Ami Oleahan, kay Ma'am Francesca sa Pantabanawa at kay Ma'am Yansay Emeline Joy, ganun din kay Ma'am Itesel Suwad at kay Ma'am Mary Joy Villar at kay Ma'am Dorothy Dumalo, kay Ma'am Victoria Maboyo, kay Ma'am Ruby Gamboa at kay Ma'am Reese Sinarelios Masgeda. Ganon din po kay Ma'am Marlene Guan Montelia at kay Ma'am Queenie Vance. Napakainit na po, kaya ayan na naman po ang ating pawis. Yes po ma'am, kahit luma pong magnet ay wala pong problema. Kahit luma pong magnet ang ating gagamitin ay wala pong problema. Shout out po tayo kay Ma'am Banji Alabado na lagi pong nanonood sa atin. Thank you so much Ma'am Banji. Kay Mami Armada Nalasco at kay Ma'am Cleope AMG. Ganon din kay Ma'am Ami para Lihas Bautista. Hello po kay Ma'am Preya May Grace at kay Ma'am Kan Nene. Ganon din kay Ma'am Priselda Gualin Baredo at kay Ma'am Leah Arcon. Ayan guys, para po sa mga hindi nakaabot, shout out po tayo kay Ma'am Maris Ducubmar. Good morning po at kay Ma'am Velma de La Paz. Ganon din po kay Ma'am Kaisi Ichirer at kay Ma'am Ima Mariano, kay Ma'am Alia Gomacha, kay Ma'am Gina Santiago at kay Ma'am Madeline Mascador. Para po sa mga hindi nakaabot ng ating live ngayon guys, ay atin po itong ipopost para pwedeng-pwede po inyong mapanood ng replay. So ngayon po after po ng ating live, ay atin po itong ipopost dito po mismo sa ating page. Kung kayo naman po ay mga followers natin dito sa ating page, ay makikita po pa rin po ninyo ang ating live dahil atin po itong ipopost ngayon. So ayan po lamang guys, maraming salamat. Good morning po sa ating lahat at happy weekend. God bless, stay positive po tayo at muli. Lagi nata, panatilihin na nakangiti upang ngitian din tayo ng magandang kapalaran at ng swerte. Ayan po lamang, maraming salamat. Good morning po sa ating lahat. Have a nice day everyone.